Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 19. Pinagmamasdan ko ang mukha ko sa salamin habang nakasuot ako ng pulang gown na umabot hanggang talampakan. May disenyo rin itong mga bulaklak at napapalibutan ng mga beads. Tube naman ang harapan kaya lumitaw ang makinis at maputi kong kutis. "You are so beautiful!" Baka sa mukha ng biyanan ko ang paghanga sa akin. Halos lahat yata ng suot ko ay sobrang mahal at syempre, nag-makeover ako. Tipid akong umiti. "Salamat po. Siguradong magugulat mamaya si Alfredo kapag ka nakita kanilang buhay." Napawi ang ngiti ko. Ilang buwan kong hinintay ang pagkakataon na to. Ang humarap sa kanila na hindi nakakaramdam ng takot. "Mama, matagal ko na gustong mangyari to. Kabahan na silang lahat ngayon." Tinapik niya ako sa balikat. "Hintayin kita sa labas," sabi ng biyanan ko. Tumango ako at muli kong pinagmasdan ang sarili ko sa harapan ng salamin. Nang pumasok sa loob si Jacob, ay pinagmasdan ako sabay simangot. "Bakit ganyan ang suot mo?" Inis na tanong ni Jacob. Tinitigan ko siya sa may salamin. "Anong masama sa suot ko?" "Masyadong revealing ang suot mo. Maraming lalaki ang hindi makatiis na hindi katitigan sa party," ngisi ako. "Are you jealous?" Bahagyang umangat ang kanang kilay niya. "Anong dahilan para magselos?" "Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman nila to makukuha. Talagang hindi nila yan makukuha dahil dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila makuha," sabay simangot niya. Kinilig ako sa sinabi niya. Kahit ayaw niyang ipahalata sa akin, pero base sa mga sinasabi niya sa akin ay concerned siya. Napansin ni Jacob na tumatawa ako, kaya mas lalong nagsalubong ang kilay niya. "What's funny?" Numiti. "Ang cute mo talaga kapag ka masungit ka. Subukan mo ngumiti para mas lalo kang maging gwapo. Ganyan ba ang sinasabi ng ex-boyfriend mo sa'yo?" "Hindi! Bakit mo ba sinisingit ang lalaki na yon? Ang baduy naman kung ganyan ang sinasabi sa'yo." "Sungit?" Bulong ko. "Marami ng tao sa labas at hinihintay ka na nila, lalo na ang pamilya mo." Lumakas ang kaba ng dibdib ko nang malaman kong nasa labas na sila daddy. Ang akala ng mga bisita sa labas ay nagkaroon ng party dahil nagising na ako sa pagkakakomatose. Hinawakan niya ang balikat ko. "Ready ka na, Laura?" "Laura Flores Del Monte." Tinititigan ko siya. "Yes, ready na ako." Ang lamig ng kamay ko nang hawakan niya to. Nasa second floor ako at kapag ka tinawag ang pangalan ko ay maglalakad ako ng first floor. Nang tawagin ang pangalan ni Jacob ay lumabas siya. Habang naririnig ko ang palakpakan ng mga tao ay naririnig ko rin ang lakas ng kabog ng dibdib ko. "Thank you very much for coming to my party. I want to thank God for giving me a second chance at life, despite that tragedy that befell me. I count my wife among the many gifts that have come my day. I'd like to take this opportunity to introduce my lovely wife, Laura Flores Del Monte." Nakataas ang noo ko nang lumabas ng silid. Naglakad ako pababa ng hagdan. Habang naririnig ko ang palakpakan nila, hinahanap ko ang kinaroroonan nila daddy at nakita kong gulat na gulat sila nang makita ko, lalo na si Amelia. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Lumapit sa akin si Jacob at hinalikan ako sa labi. Saka inalalayan ako habang naglalakad pababa ng hagdan. Nagkaroon ng bulong-bulungan dahil nabalitaan noon ang pagkamatay ko. May kaibigan si Jacob na lumapit sa akin. "Hi, Laura!" Ngumiti siya sa akin.
Tumingin ako kay Jacob at tumango siya. Matamis ako ngumiti. Hello, my name is Vince Sternal. News reporter ako sa isang sikat na network. Nice to meet you. I was one of the reporters who covered your death. What is the true cause? Why do you lead people to believe you committed suicide? Ngumiti ako. Hindi nagpakamatay. Pinatay ako. At kung natagal ng kahit 5 minuto, ang tumulong sa akin ay siguradong patay na ako ngayon. Excuse, may gusto lang akong batiin. Lumapit ako sa table ni Daddy. Daddy, kumusta na ang kayamanan kong ninakaw mo? Namutla siya nang makita niyang nakatingin sa amin ang mga bisita ni Jacob. Anak, mabuti na lang at buhay ka. Ang akala ko ay ikaw ang namatay sa sunog. Humahagulhol na iyak ni Daddy. Tama ang Daddy mo. Hanggang ngayon ay malungkot kami sa pag-aakalang patay ka na. Umiiyak rin si Conchita. Bravo. Pumalakpak ako. Magaling ang drama nyo. Pero hindi nyo na kami kayang bilugin. Ang mga ulo namin. Nanginginig ang kalamnan ko at lumapit kay Amelia. Ngumisi ako. How are you, my stepsister? Sinabi ko na nga ba na ikaw ang nagsunog ng mansyon? Nauutal niyang sabi. Bakit ko naman susunugin ang mansyon ko? Pinagdiinan ko talagang pagmamay-ari ko ang mansyon. Hayop ka, Laura! Hayop ka! Sigaw ni Amelia. Nagdilim ang paningin ko kaya sinampal ko siya ng 2 beses sa sobrang lakas. Ahas ka! Huwag mong saktan ang ate ko! Sinampal ko si Atasha. Huwag kang makialam dito. Ouch! Mami! Wika ni Atasha. Lumapit ako kay Amelia na halos 1 dangkal na lamang ang layo ng mukha namin. Natatandaan mo ang ginawa niyo sa akin? Inilibing niyo ako ng buhay. Wala kang ebidensya. Hinawakan ko ang leeg niya at bumulong ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ililibing din kita ng buhay kasama ng pamilya mo. Napadiin ang hawak ko sa leeg niya. Kaya hinila ko ni Jacob. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Anak, pag-usapan natin to, nakakahiya. Kitang-kita ko ang butil-butil na pawis sa noon ng Daddy. Everyone, gusto ko lang sabihin na mula nang malaman niya sa akin na ibinigay ang kayamanan ng mami ko, ay binalak niya akong patayin. Paano ka naman iiwanan ng kayamanan ni mami kung matagal mo nang kabit si Conchita? Matalim akong tinititigan ni Daddy. Lapastangan ka! Subukan mong saktan ang asawa ko. Ito na ang magiging libingan mo, Alfredo. Matalim ang tingin ni Jacob nang harapin niya ang kamay ni Daddy na dapat ay sasampalin ako. Jacob, Laura, kaya ba malakas ang loob mo dahil asawa ka na ni Jacob? Galit na sabi ni Daddy. Hinarang ni Jacob ang katawan niya kaya siya na ang nakaharap kay Daddy. Sinalubong niya ang tingin ni Daddy. Nakita mo sa mukha ni Jacob ang galit. Baka akala mo, hindi ko alam ang ginagawa mo. Nagkakamali ka ng binangga mo, Alfredo Flores. Pagbabayaran nyo ang pamamahiya sa amin, wika ni Daddy. Hinila ni Jacob ang braso ko kaya lumapit ako kay Daddy. Pagbabayaran mo muna ang ginawa mo sa anak mo. Hinila ko ni Jacob. Kaya lumapit ako kay Daddy. Pagbabayaran mo muna ang ginawa mo sa anak mo. Pinatay mo siya para makuha mo ang kayamanan ng mami niya. Daddy, parang sasabog ang luha ko dahil sa matinding sama ng loob at galit sa kanya. Tumingin sa akin si Daddy. Laura, ako pa rin ang Daddy mo. At alam kong galit ka lang dahil sa panloloko ng boyfriend mo at stepsister mo kaya nakakapagsalita ka ng kasinungalingan para siraan kami. Naiintindihan ka namin at patatawarin ka namin.
Ang gusto lang namin ay bumalik ka para mabuo ang pamilya natin. Hihintayin ka namin. Mahal na mahal kita, anak ko. Sinadyang lakasan ni Daddy ang boses niya para marinig ng ibang tao ang sinasabi niya. Sinungaling ka! Sinungaling! Sigaw ko. Pangaasar na umiti si Daddy dahil nabaliktad ang sitwasyon. Nagmukha siyang mabait sa mga bisita ni Jacob. Sino ang nag-utos sa inyo na patayin si Laura? Lumingon kami nang marinig namin ang boses. Hinanap namin kung saan nanggagaling ang boses na yon at nakita namin ito sa malaking screen. Ang mga lalaking kasama ni Amelia ang nagsasalita. Si Amelia ang nag-utos sa amin na tulungan namin siyang patayin si Laura Flores para makuha nila ang kayamanan. Biglang namatay ang nasa screen at tumingin kami kay Daddy. Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Naguuyam kong tanong kay Daddy. Dinuro kami ni Daddy. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa amin. Tumalikod siya at nagmadaling umalis. Hindi ba natin siya ipapakulong? Tanong ko kay Jacob. Hinayaan kasi naming umalis na sina Daddy. Nagsisimula pa lamang tayo, mahal ko. Sabay halik niya sa labi ko. Tumango ako at ngumiti. Para akong nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, ay alam na ni Daddy na buhay ako. Kukunin ko ang lahat ng kayamanan ko sa kanya. Nagpatuloy ang party nang umalis si na Daddy. Marami akong nakilalang mga kasosyo sa negosyo ni Jacob. Buong magdamag kaming nagkwentuhan at nakisalamuha sa party hanggang matapos. Ouch! Ang sakit sa paa! Inalis ko ang sandals at humiga ako sa kama. Nakakapagod, Laura, sa dami ng nakilala mo kanina sa party. Nalaman mo ba kung sino sa kanila ang totoo at hindi? Ha? Kailangan ko palang suriin sila. Hindi mo naman sinabi na may exam pala ako dyan. Sumimangot na naman siya. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ha, Laura? Okay. Inalala ko ang mga nakausap ko sa party. Si Mr. Balios at si Mr. Pael. Mukha namang mabait. Bakit? Dahil pinuri ka nila at naging mabait sila sa'yo? Eh, yun ang feel ko eh. Shhh! Kaya ka madaling maloko eh. Na mga nasa paligid mo dahil mabilis kang maniwala sa mga mabulaklak na salita nila. Bumangon ako para tumingin sa kanya. Mali ba ako? Si Mr. Balios ay may sekretong transaksyon at ito ang pagbebenta ng droga. Si Mr. Pael ay mayor na kinukurakot ang kabanang bayan. Paano mo nalaman ang tungkol sa kanila? Laura, lagi mong tatandaan na karamihan sa mga taong hindi mapapagkatiwalaan ay ang mga tao na walang ginawa kung hindi ang purihin ka. Kukunin nila ang loob mo para maniwala ka at bibilugin ang ulo mo. Naiintindihan ko. Mabuti naman kung ganon. Bumangon ka na dyan para puntahan mo ang pamangkin mo bago natin siya palayain. Ano nangyari sa kanya? Ngumisi siya. Hindi ko siya sinaktan. Pinatulog ko lang siya ng mahimbing. Paano mo nagagawang kalabanin ang sarili mong kamag-anak? Simple lang, kapag ka nag-alaga ka ng ahas at bala kang tukain, pukpukin mo ang ulo hanggang sa mamatay. Malabo pa rin para sa akin ang sinasabi mo. Laura, always keep your friend close and enemies closer. Tumango ako bilang tugon sa kanya. Hindi na sumama si Jacob sa loob ng silid. Pagpasok ko ay tulog na siya. Magigising na siya. Ilang sandali na lang, sabi ni Butler Ben. Ilang saglit pa ay nagising na si Ferdinand. Laura, bumuntong hininga ko. Kumusta ka na, Ferdinand? Hayop ka. Pakawalan mo ko. Kapag ka nalaman ng uncle ko ang ginagawa mo sa akin, siguradong pagbabayaran mo ang ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw ang may ginagawa sa akin.
Ginawa ko lang yon dahil nagkulang ka sa akin. Hindi mo ibinigay ang sarili mo sa akin. Si Amelia, tinakot niya ako. At sinabi niyang, kapag ka umayaw ako sa relasyon namin, ay sasabihin niya ang totoo sa'yo. Natakot ako. Kaya nagpatuloy ako kahit labag sa kalooban ko. Ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal kita, Laura. Nagsisisi ako kung bakit hindi kita pinaglaban kay Amelia. Natakot ako sa kanya dahil papatayin nila ako. Lumuhod siya sa akin at halos magmakaawa. Naguunahang tumulo ang luha ko. Bumalik na naman ang sakit na ginagawa niya. Ngunit sa pagkakataon na ito, ay hindi na ako magpapaloko sa kanya. Palalayain kita at magtetestigo ka laban kay Amelia. Pero kung talagang nagsisisi ka, tutulungan mo ko at makukulong si Amelia dahil kung hindi, ay isasama kita sa kulungan. Ilang beses siyang tumango. Gagawin ko ang lahat para bumalik ang tiwala mo sa akin. Kung ganon, makakaalis ka na. Tumayo ako para lumabas ng silid. Laura, totoo bang nagpakasal ka sa uncle ko? Tumango ako. Oo. Ako ang mahal mo. Bakit ka nagpakasal sa kanya? Pangako, kukunin kita sa kanya. Nang lumabas ako ng silid ay hindi na maipinta ang mukha ni Jacob. What's the problem? Bakit mo sinabi kay Ferdinand na patatawarin mo siya? At hindi ka pa rin natuto sa ginawa niya sa'yo? Sinalubong ko ang tingin ni Jacob. Balinaw sa isip ko. Nakalaban si Ferdinand at kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa akin. Ilang beses niya akong pinaniwalaan sa kasinungalingan niya. Ngayon, ibabalik ko rin ang ginawa niya sa akin. Gusto kong maramdaman ni Amelia na ipinagkanulo siya ni Ferdinand. Gusto kong umasa si Ferdinand na naniniwala ako sa kanya, sa mga sinasabi niya. Gusto kong dobling sakit ang maranasan nila. Huminga ng malalim si Jacob. Okay. Tama yan, my love. Lumapit siya sa akin at bigla niya akong binuhat. Teka, saan mo ko dadalhin? Tanong ko kahit alam ko naman ang gusto niyang gawin. 1 week ang honeymoon natin, hindi ba? Kung namumula ang mukha ko sa sinasabi ni Jacob, ay wala man lang reaksyon. Hindi ko alam kung masaya siyang makipagtalik sa akin o sinusulit lang niya dahil marami siyang naitulong sa akin. At dito na po nagtatapos ang chapter 19 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po.